sa umaga, mapapanood ng inyong mga kasama. Ito ang Dita Live. Okay, good morning mga kaibigan. Good morning po sa inyo lahat. Si Ben Tulfo, tulad ho ng aking sinabi kahapon na kami ho'y nandito para ipresenta ho sa inyo yung aming mga ginagawang pag-iimbestiga. Nakatutok pa rin ho kami dito ho sa bagay ng ito ho yung sinasabi natin, mga puputulan ng mga paa base doon sa sinabi ng mga doktor. Mga diabetic ho to. Kaya lang, kami ho'y tumanggap ng mga ito ay parang testimonya na mga gumamit maliban ho doon sa mga diabetic patient. Ayan ho yung pinag-uusapan natin, yung herbal ho to, na nakatutok pa rin ho kami. But anyway, bago ang lahat, pakilala ko sa inyo, ito ho yung humaharap sa akin, si Mr. Ray Herrera ng Ray Herbal. Good morning, Ray. Magandang umaga po. Good morning, Ray. Okay, meron tayong isang pasyente at ng doktor na pinapuputulan at alam naman to ng mga nakatutok sa atin ngayon, ano? Na magna 90 days ngayong katapusan. Kaya lang, papakita namin, babalik namin tulad ng ating pinakita the last time kasi may progress na. Hindi pa rin namin kukumpletohin, hindi pa rin namin papalabas. Aantayin namin hanggang katapusan to make it 90. May progress siya roon sa paggagamit niya. Pero yung isang nagsalita at ito ho yung mang arthritic, ito ho'y may tubig ata sa mga tuhod eh, mananahi, 61 years old. Eh, naging curious ho kami, tinignan lang ho namin kung anong epekto dahil maliban ho sa pagiging yung diabetes, may mga karamdaman din ho na pwede hong gamitin. Mas maganda ho siguro kung si Ray Herrera bibigyan natin ng pagkakataon para sabihin sa atin kasi siya ho yung may likha niyan, hindi naman ho kami nag-iimbestiga lang. Maliban ho rito sa mga puputulan ng pana, ito yung palabas na bukod-tangi na kami nagpapakita, hindi doon sa sinasabing pahid-pahid. Dahil di kami naniniwala roon. Kami nakatingin doon sa magiging epekto kapag gumamit yung isang pasyente. Lalo-lalo na yung mga pinapuputulan na ng doktor ng paa dahil either mabubulok na o gangrene. Pasintabi lang ho doon sa mga kumakain, ano? At advance ho, sasabihin na ho namin sa inyo, may mga video ho na medyo hindi ho, kumbaga, kung mahina ho sikmura ninyo, kami ho yung hihingi ng paumanhin, huwag nyo na hong tingnan. Kaya lang, ito ho yung nararapat namin gawin, pakita sa inyo yung actual. Day 1, day 30, day 60, 90, and then, titingnan ho natin ang resulta as claimed by the herbalist na bibigay dulot ng yung resultang positibo. Pero maliban dyan, sige, hayaan na ho natin si Mr. Herrera magsalita na. Maliban doon sa mga diabetes, ano ba itong... Alam po nyo, pinakagrabe na pong karamdaman yung sinasabi ng doktor na puputulan na ng paa. Sapagkat yun po ay mataas na po ang blood sugar noon. Okay. At ang sistema po ng Ray Herbal natin, hindi lang po sa diabetico, okay, tumutugma sapagkat ito po ang may mga sangkap na 77 klase ng prutas, gulay at halamang gubat na nung unang panahon pa man po ay yan na ang ginagamit sapagkat nasabi ko nga sa inyo na hindi alam ng Abanyong Lingkod na yung aking nakagaling sa aking sarili ay mapakataas ng antioxidant. Sapagkat hanggang sa iba yung dagat na po, Mr. Bitag, ay kinikilala na po ang Ray Herbal sa pamamagitan ng pampalakas ng immune system. Bagamat ito'y food supplement at masasabi natin na talaga naman tulong sa kalusugan, hindi naman po maiaalis sa mga mamamayang Pilipino sa dami ng laganap na herbal sa bansang Pilipinas pa lang po ay 148 na ang herbalist. Okay. Sige, dito na-mention mo 77. Yung, I think, if I remember, mga 3 weeks ago, three Fridays ago, panggitin mo yung ilang mga sangkap dito. Maliban doon sa mga nabanggit mo ng pito, alam mo, 77. Opo, to, 77. Kagaya po ng halimbawa, mabulo, hindi nakilala yan. Yung sinatawag pong mabulo at yung talong parat na hindi naman pamilyar sa mga taga-Maynila. Ano yung talong parat? Talong po siya pero may kapaitan po siya. Ang bunga po niya, ang dahon po niya, matinik. Yung talong parat, ginagamit lang po yon ng mga kilala sa kabundukan
at kagubatan. Para sa? Eh, sa diabetic po, napakainam. Hindi ba nabanggit ko po sa inyo yung buto ng duhat, buto ng abokado, buto ng mga chiko, at kung ano-ano, kamukha po ng bayabas. Yan po, iisa-isahin natin yan, ay paliwanag sa mamamayang Pilipino sapagkat ayaw kilalanin ng mga siyentipiko o yung mga dalubhasa na ang kalikasan ay pabor sa mamamayang Pilipino sapagkat kagaya nung pinalabas natin nung nakaraan na in-interview nyo, na hindi ko naman nakikita pa yung bata na yon, marami nagtawagan sa akin na kritiko raw. Imposible daw na ang isang karamdamang ganoon, kamukha yung nabanggit sa Bulacan, ay mapagaling o magamot ng isang food supplement. Ang sabi ko, kung may alinlangan po kayo, pwede nyong bisitahin at interviewin, puntahan, nang malaman nyo sa mga kapitbahay nila na yung batang yun ay talagang natigil na sa pag-aaral. Ako, hindi ko masasabing mainam ang aking herbal. Ang maganda na lang po, sila ang tanungin ninyo at yung gumamit po ng re-herbal, Mr. Bitag. Okay, yung sinasabi mong talumparat, para saan yun? Maliban sa ano, diabetic ko lang, sa mga diabetes. Yun po ang nagpapalakas po ng immune system, Mr. Bitag. Yung mabolo, saan naman mag-asal? Yung mabolo po, eh, kalikasan na po yun. Yung parang nakikita natin, prutas lang po siya na mapula, na mabulo. Na bago nyo makain, ikakaskas nyo muna sa damuhan upang sa gayon, hindi kayo magkate. Alright. Mula po sa dahon noon, mula dahon, balat, ugat, eh yun na po. Eh yung ilang-ilang, kala natin, pabango lang. Para saan yung? Para saan naman ang itong, ako curious lang ako dahil herbalist ka. Opo. So, saan ang, ano ang bisan itong mabolo? Ayan po. Yan po ang isa sa gumagamot sa mga kidney. Okay. Kamukha po yung halimbawa, yung dahon ng abokado. Yung dahon ng mabulo. Dahon ng atyesa. Yung atyesa, pag kinaan nyo, yung dumidikit sa ipin, yung po ay nakakatulong po sa mga may glaucoma, sa mga may karamdaman, sa panlalabo ng mata, sapagkat yung pong atyesa, ang pinakadilaw na prutas sa buong mundo. Alright, okay. Maliban doon, ano pa? Ito ngayon, maganda nagsasalita ka kasi hindi siguro natin na isa-isa. Kaya lang, i-installment natin. Ano? Opo. Sinabi mo ng talumparat, mabolo, mabolo, tiesa, abokado. At yung pong kalabasa. Okay. Yung kalabasa. Well, at ang kalat, opo, ang akala nung iba... Sa anong, ano dun sa kalabasa? Dahon, puro yung... Mula po sa dahon at bunga at buto. Talaga pong biniblend yan at iniimbak natin. Para saan yan? Anong epekto naman? Para ano, kasi po, bilang herbalistic? Yan po ang nagbabalance ng magnesium, potassium at calcium ng tao. Sapagkat kung pitong uri lang ang herbal na isasangkap natin, hindi magbabalance ang magnesium, potassium at calcium ng tao sapagkat kukulangin. Alright. Kamukha nung pito-pito o walo-walo o siyam-siyam o sampu-sampu, ay yung akin 77.